kung malaya lang ako. What? Kumusta po kayo mga kaparokya at welcome po dito sa ating ikapitong Piesta Vlog. At sa vlog na ito, ang ating pong tema ay kalayaan at responsibilidad. Mga kapatid, malaya ka na ba? Tandaan po natin, ang kalayaan ay bihaya sa atin ng Diyos na lumikha. Bawat isa sa atin ay pinagkaloban ng kalayaan. Malayang mamuhay, malayang sumamba, at malayang magkaloob ng pagmamahal sa kapwa. Pero tandaan natin, ang tunay na diwa ng kalayaan ay may kalakip na responsibilidad, na lalo na sa bawat pagkilos na ating ginagawa gamit ang ating kalayaan na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya sana gamitin natin ang kalayaang dulot o biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapakita natin na tayo ay responsable sa bawat mga pagkilos at desisyon na ating ginagawa sa buhay. Ako po si Philomena Rose Howe, Grade 11 STEM student and SSG President of Sandra School of Masindoc. I am a youth minister, a choir member, and also a part of SASMA Animators. Ako naman po si Isabel Rose A. Howe, a Grade 10 student of San Andres School of Masindoc, member ng Youth Ministry and Choir at saka SASMA Animators po. Para i-describe yung pakiramdam ng quarantine is confused po. Kasi sa totoo lang po, hindi ko po alam kung ano po yung mararamdaman ko nung quarantine. Kung matutuwa po ba ako, kasi magkakaroon kami ng bonding time ng pamilya ko, or magiging malungkot dahil sa kabila nung kasiyahan ko is mayroong mga taong nahihirapan, nagdurusa, tsaka namamatay po. Makalabas ng bahay, pero sa loob ng bahay, malaya tayong gawin yung kung ano-anong gusto natin, whether yung responsibility or yung ikasasaya lang natin. Katulad yung naka-quarantine po, ang mostly ginagawa namin is naglilinis kami, ganon, naglalaba, nagluluto, kaming tatlo magpipinsan. Ako, si Sab, tsaka yung pinsan po namin. Ayun, nakakatuwa lang po isipin na hindi lang po kami puro saya, hindi lang puro saya yung nagawa namin, kundi nagawa rin namin yung responsibility namin sa bahay na makatulong kila lola at lola po, kila lola at lolo po namin. Sabi nga po sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We are created rationally and responsibility natin yung isa't isa. And meron pa pong isa, which is yung mga katagang God will provide, na sinambit ko nung mga panahong naubusan kami ng stock, and then later on, merong ayuda mga dumating. Talagang ang nadyan lang si God, alam niya yung pangangailangan natin. We just have to ask and He will give. Saka po, nung quarantine is, na-realize din po namin yung mga bagay na tinitake for granted lang namin dati nung wala pang quarantine. Saka, na-realize ko rin po na baka po, kaya nagkaroon ng virus or nagkaroon ng COVID-19 is hindi lang para mas mapalawak or mas mapaundad yung pananampalataya natin kay Lord, kundi para maging malaya din tayo, maging malaya sa mga sarili natin. He made me feel love from the anxieties na kinaharap ko ngayong pandemic. Kasi nga po, di ba, ngayong pandemic,
parang lahat tayo nagkaroon ng anxieties dahil hindi tayo makasalamuha sa iba. Wala tayong pagkakataon kasi nasa bahay lang tayo. Gadgets lang yung kasama natin maliban sa pamilya natin. Yung anxieties po kasi na yun, parang yun po yung naging hadlang para magawa ko ng maayos yung responsibilities and yung task ko na yun yung naging sagabal na each day bumabangon akong may mabigat sa akin dito na hindi ko na gagawa yung mga task ko. Pero isang araw, parang in an unexpected way, parang bigla akong nakaramdam ng light sa pakiramdam ko. Tapos, yung parang naging confident na ulit ako, bumalik ako sa dating pagkamasayahin. And that made me surrender myself to Him, saying that Thy will be done in every prayers I have. Ako naman po siguro, pinalaya kasi niya ako dun sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Pinalaya niya ako dun sa mga tanong ko sa sarili ko kung worthy pa ba ako, kung nasa tama pa ba ako. Kasi ang hirap pong lumaban or ang hirap maglingkod kung ikaw mismo sa sarili mo wala kang tiwala, kung ikaw mismo nahihirapan ka. Kaya yun po, pinalaya niya po ako dun sa mga tanong na yun at sinamahan niya ako. Alam ko na lagi niya akong sasamahan. Sinasabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang nais ng Diyos, lahat naman tayo ay mapabuti. Ang nais niya ay ang ating kabutihan. Kaya nasa Kanya ang biyaya na ipagkaloob sa atin. Ngunit iyo rin pakandadaan, nasa iyo rin ang paggawa. Kaya nga ang kalayaang ibinigay sa atin ng Diyos ay isa ring pananagutan. Tandaan natin, kung anumang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ito rin ay isang malaking pananagutan. Panginoon, tandang-tanda pa namin nang kami lukuban ng iyong banal na Espiritu upang maging matatag sa gitna ng kasamaang lumulusob sa katahimikan ng aming buhay. Patuloy mo pong ipadala sa amin ang tunay na kalayaan na mababakas sa paglampas namin sa aming sarili at kumilos patungo sa pagtugon sa hamon ng paglilingkod sa aming kapwa. Kami ay may responsibilidad sa isa't isa at sa tulong mo ay pagsusumikapan naming maging tunay na tagasunod ng iyong bugtong na anak na si Jesus sa pamamatnubay ni Patron San Andres. Amen.